So magandang umaga po, Congresswoman Castro. This is Erwin Tulfo with Ms. Nina Corpus. Ma'am, live tayo sa Radyo Pilipinas Nationwide. Magandang umaga po, Kong. Hello, Kong Erwin. Magandang umaga sa iyo at kay Nina. Apo. At salamat sa pag-invita mo sa akin dito sa inyong malawak na programa. Opo. Nakakatuwa lang kasi, ma'am, nabasa namin sa mga dyaryo at nakita ko sa mga elektrato, parang first time in a so long time or in history na kasama ng leadership yung opposition bloc. Nandoon ho kayo, namimigay ng ayuda, and sabi doon sa balita, mga lumapit yata itong mga farmers sa inyo, humingi ng tulong sa makayabayan bloc. Kayo naman, since wala naman ho kayong pondo, inilapit po ninyo kay Speaker. Si Speaker, through his effort, nilapit sa DSWD, which maganda pong ugnayan, ma'am. Sana magtuloy-tuloy na po. Kasi po, ang tingin lagi po ng mga kababayan natin, ay, makabayan bloc yan, ay, kontrabida yan, ay, walang naitutulong yan. At least ngayon, nakikita po nila na you guys are moving, you guys pwede po ring lapitan ng mga kababayan natin na mga mahihirap ang inyong grupo, Congresswoman Castro. Yes, tama ka, Congressman Erwin, ano? Hindi lang naman ito din yung ating gawang mga effort para tulungan yung ating mga kababayan. In fact, di ba, Congressman Erwin, nung secretary ka pa ng DSWD, talagang marami nang nilalapit ang makabayan sa opo, iyo opo. Na mga kababayan natin, ano, na oho. Nangangailangan ng tulong. Oho. At itong effort na isinagawa doon sa Batangas, tama po kayo, no? Humingi po ng tulong sa atin ang ating mga kababayan sa Batangas. Oho. Doon sa kanilang mga tanim na tubo. Opo. Na hindi po na mill. Oho. Dahil po sa biglaang pagsasara noong milling company. Yes. Doon po sa Balayan, Batangas. Oho. Batangas, kaya naman po nalugi po yung mga kababayan natin, ang naging resulta, gutom, kawalan ng hanap buhay, pati pamilya. Tinatansya po natin niya na more or less 10,000 na mga magsasaka. I heard po from a speaker yesterday, ma'am, sa office niya na pati raw yun, naglambing din ulit yung inyong grupo, na tulungan pa rin yung mga nabiktima ng oil spill dyan sa Mindoro. Is this correct? Sabi nga, kaya ko po maraming natutuwa na sabi nga nun, aba, mukhang ibang priorities kayo ng makabayan, black opposition, o puro pagtulong kasi o, kagaya niyan. At mukhang ano sabi ng speaker, ma'am, mukhang nilapit din ninyo at gusto ninyong tulungan pa yung mga taga Mindoro, Franz. Tama ka, Kong Erwin. Nako, pag ikaw ay nasa Kongreso, magiging partner ka rin namin. So, totoo po yun, yung ating pong mga kababayan din sa Mindoro, lumapit din po sa organization natin at sinasabi po na sana mabigyan sila ng tulong. Isa dun sa hiningin nilang tulong, Kong Erwin, ano, yung pag-expose noong ginagawa ng owner na nililin lang sila or hindi nililin lang sila dun sa mga waiver na pinapipirma. Tapos pangalawa, yung pong tulong na immediate na tulong po sa ating mga kababayan. Tatlong buwan na po kung Erwin, ano, kung matatandaan natin, ano, nagkaroon ng oil spill sa Mindoro. Kaya kailangan ang DSWD nagbigay na ng 611 million, you know, to ayuda yung mga kung ano-ano pong mga pagkain, yes, at iba pang mga cash forward, yes, etc. Kaya ito po isang pamamaraan din. Alam niyo po kung Erwin, di ba, yung House of the People, tingnan namin na ito yung isang pamamaraan na makalapit, lumapit ang ating mga kababayan sa ating Kongreso. Opo. Na makita naman nila na tayo talaga ay marami naman din tayong effort na hindi naman natin yang pinapakita sa madla. Opo. Pero ito po makikita yung effort ng ating liderato sa Kongreso. Ma'am, kung paano yung tamang pagserbisyo natin. Makasingit lang ako kung Franz, kasi ang image po when you say makabayan, oh, rally na naman 'yan. Little did they know na pwede naman kayong lapitan at hingin ng tulong at nakakatulong din naman ho kayo. Tama po ba yun? Parang naiba po ngayon yung pananaw ngayon. Baka mabago ang image. Hindi na po rally, kundi lapitan na po kayo ng tulong, Congresswoman Castro. Ta-
Tama po kong Erwin. Ito po ay combination ng lahat-lahat ng pamamayan para po makatulong sa ating mga mamamayan. Yun lang pong yun naman pong sama sa mga pagkilos. Tama. Ay pagbibigay lang po ng ano no ng impormasyon. Pagbibigay ng ano no ng pagdadramatize po ng ating ano no, ng ating mga hiling. Correct. Yan para marinig po ng ating gobyerno. Kaya yun po no ever since naman po ang Makabayan ay tumutulong sa ating mga kababayan. At ito nga lang po na iba yung strategy dahil inano natin po inilapit po natin si speaker at wala naman pong pagdadalawang salita na pinugunan po ni speaker. Congressman Franz Castro, si Nina Corpus po ito. Natutuwa po kami sa inyong panibagong strategy ngayon ano, ng Makabayan Block. Na kinocover ko rin dati pa, partner, yes. Natutuwa ako na may ganito pong kayong pag-unity na nakikita po namin. Ang tunong ko lang po kasi partner Erwin, yung sugar mills ay nagsara nga, diba? At may intention ang Universal Robina Corporation to buy the sugar mills. So we're hoping na pag nangyari ito, pag nabili ng Gokong Way yung sugar mills, partner, ay muling bumalik yung business ng ating mga farmers, no, ma'am? Pero in the meantime po, pag naubos na rin po, syempre, yung ayuda na binigay natin sa kanila, what's your plan for our farmers? Kasi alam naman po natin na hindi rin magtatagal, no, yung sabi nga natin, pantawid gutom na ito na binigay natin sa kanila. May plano ba kayong magtayo ng mga kooperatiba para in the future, I know this might take a while, they don't have to rely on mga sugar mills po. Yung tama kanina, no? Yung ginawa natin recently, hindi naman talaga ito yung ano no, yung talagang best solution. Pang-emergency lang yung ginawa natin. Opo. Kaya po sa ngayon, nakikipag-coordinate po tayo doon sa kay speaker para po yung mga ano no, yung mill company ay mabuksan muli. O tama ka kung binibili ito ng isang negosyante, magandang ma-ulit ito, no? Mabuksan muli para yung ating mga kababayan na mga magtutubo ay mapailo nila yung kanilang mga tinatanim. Kasi ngayon, nagsisimula na naman silang magtanim eh. Kasi yun lang naman talaga ang kaya nilang gawin at magagawa nila. Kaya yan po yung pangmatagalan. Actually, meron na po naman silang kooperatiba at organisasyon. Kaya lang siyempre, yung pamumunan para sa pagmimil ay hindi naman nila kakayanin. Kaya talagang ano no, itong mga sumusunod na hakbang natin ay sana ay mabuksan. Kung bibilin man ito ng ilang mga negosyante at mapaandar ulit, that's good. Ayan po yung gusto natin. Ma'am, panghuli na lamang po talaga, last na lang po at mabilisan na lang. Doon naman po sa nasabing dadagdag sa allowance sa mga teacher para pambili po ng mga teaching equipment nila, mga chalk, eraser, mga time card, class card. Ano ho reaction nyo rito, ma'am? Tama lang po ba o maliit pa ho ito? Mukhang kasi may mga kilala ho kong teacher sa public school na out of their own pocket, pag nakita nila yung estudyante na walang makain, sila na mismo nagpapakain, Congresswoman Franz, ma'am. Tama yan, ano no, tama yan kong Erwin yung sinasabi niyo po. Actually, author po ako nung ipinasa na Teaching Supplies Allowance sa Committee on Basic Education. Oho. 10,000 po yan, staggered. Oho. 2023-2024, 7,500. Tapos 2024 to 2025 onward, Oho. ay 10,000 na po. Opo. At least, ano no, kong Erwin, makakatulong na yan sa ating mga teachers. Opo. Lalo na ngayon, di ba, blend, may mga iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo. Correct. Kaya pambili yan ng ano no, ng laptop. Opo. Sa internet nila, etc. Kaya makakatulong na po yan. All right. Congresswoman Franz Castro ng ACT Teacher Party List. Ma'am, maraming salamat. Huwag po kayo manawa. Tatawag po kami from time to time sa inyo. Kami po ni partner ninyo. Thank you, ma'am. Thank you, Kong Erwin. Thank you, Ninya. Salamat.